Yes. Hello, hello, hello guys. Ano? Once again, Autotech Vlog. Nandito na naman ako. So, mayroon akong i-share ulit sa inyo sa mga may sasakyan diyan, sa mga may ano, auto, yung sabihin natin basta may sasakyan. Ito para sa inyo, tip ko lang 'to para malaman niyo kung ano yung magiging problema ng isang sasakyan, lalo na pag nasa biyahe kayo at nagkaroon kayo ng problemang ganito. So ang i-share ko ngayon ay isang Camry na 2005. So ito dinala rito, kinarga sa ano, yung low bid. So binaba dahil ang reklamo niya ay hindi daw ma-ship sa D sa ano, reverse, wala. So ngayon nandito guys, ipapakita ko sa inyo ngayon. So manood kayo sana sa video at tapusin niyo kasi ito magandang tip para sa may mga sasakyan, sa mga mekaniko na nag-aaral, na malaman kung ano yung mga sikreto or yung mga pwedeng maging trouble ng isang sasakyan. Ito kalimitan sa Camry to. Mayroon na akong videong ginawa to kung paano mag-repair at para hindi ma ano, gumastos yung may-ari ng sasakyan. Or kayo na may sasakyan, pwede nyo gawin yun. Panoorin nyo lang yung video kung mayroon akong video na naginawa to. Kaya lang pasensya na, hindi masyado siguro kagandahan na ano, kasi nga wala akong stand noon, kahit ngayon wala pa rin stand. So yun guys, ito maganda ito kasi nga kung ikaw ay baguhan sa sasakyan dahil siyempre hindi mo alam kung anong gagawin mo, nagkaroon ka ng problemang ganito na pag in-start mo yung sasakyan at umi-start naman automatic transmission, dalawang party lang kung saan siya aandar. So take note guys, dalawang party lang doon sa kanyang selector na aandar siya. Kung saan, kung naka-park siya, naka-ship sa park, i-start ang sasakyan. Okay? So yun ang number one. So number two, pag nakalagay sa N, sa neutral, i-start ang sasakyan. Pero kung nakalagay sa R, sa D, sa 2 o kaya L, ganun. Kasi may mga ganun na lever. Mayroon siyang nakasign na PRND2L. Mayroon pa nga yung 3. So, depende doon sa mano niya. Ito, ang nakalagay doon sa may selector niya is PRND2L. So, kung natapat doon sa D, hindi mo ma-start ang sasakyan. Kasi nga, ang automatic transmission, mayroon siyang security. Naka-secure, kumbaga, hindi siya under sa D. Kasi kung umandar sa D, ang mangyayari doon, hindi ka nakaapak sa preno at umandar sa D, aabanti na siya, tatakbo na siya. So, naka-secured siya. So, sa in lang, naka-neutral at saka naka-park lang. So, tandaan nyo lang guys, yun ang ano, pag hindi naka-D o kaya naka-Y, pag hindi naka-N o kaya naka-park, hindi mo mapapandar, hindi mag-i-start, hindi magka-crank. So, yun yung tip ko guys na una sa inyo, kaya tandaan nyo. Ito'y isang tip para dun sa mga baguhan, sa mga nakabili ng sasakyan, wala siyang background sa ano, sasakyan. Kung nasiraan, talagang kailangan niyang tumawag ng mekaniko kasi wala nga siyang background. So yun guys, tandaan mo lang guys na sa P at saka sa N, i-start. Doon magkakrank ang sasakyan na automatic. So ngayon, ang isi-share ko ngayon sa inyo, isang Camry na 2005 na hindi hindi tatakbo kahit anong gawin niya. So ma-start niya. Okay, na-start niya. Kaya lang ano, pag i-ship niya, hindi siya tatakbo. 'Yun ang i-share ko ngayon. So titignan natin kung ano yung problema. Ito, ilang beses ko na itong na-meet.
na problema ng isang sasakyan. So gusto ko ring i-share sa inyo kasi karamihan na nangyayari kahit ano, Hyundai, Toyota, Kia, GMC, GMC, yan, mga Chevrolet, yan, yung mga Malibu, kalimitan, nagkakaroon ng problema ng ganito. So, dinadala ka agad sa workshop. Kasi nga, wala silang background about bakit hindi may start or kahit anong gawin nila hindi tatakbo. May start, kaya lang hindi tatakbo. So, yun yung mga problema nito. Very simple lang, guys. Kaya, ito, manood kayo dito sa video at sana tandaan nyo sa mga Roma sasakyan. Sana makatulong sa mga baguhan na may sasakyan na nakabili. Kaya lang walang background. So ito, kalimitan nangyayari lalo na pag medyo luma na sa atin. Talaga naman, marami sa atin may sasakyan, medyo luma na rin. Kaya lang kinukumpuni. So ito, nagkakaroon ng mga problemang ganito. So ito, tip ko lang sa inyo guys. Kahit bago nangyayari ito, aksidente na masira, yun, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Ngayon, dadalhin nila sa workshop. So, gagawin ng workshop. So, makipag-deal lang sa trabaho. Then, magkano yun? Mahal din. Kasi nga, sasabihin niya ganito-ganito ang gagawin. So, ganun guys. Tip ko to sa inyo. So, panoorin nyo sa mga baguhan, sa mga baguhan ng mekaniko. Yan. So, ito, isang tip. Kasi nangyari to talagang yung sasakyan, nagumastos yan ng low bid na pagdala dito. So, worth of, sabihin na natin, worth of 800 real siguro. Kasi malayo yung pinanggalingan niya. So, yan, nandito ngayon, gagawin ko. So ipapakita ko kung ano yung nasira at paano magtanggal. Yun. So yun guys. So tara, tignan natin. So manood lang tayo. Salamat pala sa mga nanonood na video ko guys. Salamat sa mga nanonood ng mga video ko. Salamat. Maraming salamat sa mga subscriber ko na walang sawang sinusuportahan ako. Maraming salamat. Okay guys, sige, tignan natin. Tara. Ayan. So ngayon, ito yung lever niya. So ayan, makikita nyo mo yung lever. Ayan, ayan o. So ngayon, ang gagawin natin, start natin yung sasakyan. So ayan, start na siya. So ngayon, ito, i-shift natin sa R. Wala, kahit revolusyonan mo, hindi siya tatakbo. Ayan. Wala. Hindi siya tumakbo. Tapos, lagay natin sa D. Ayan. Ayan, wala din. So, kahit natalisin natin yung handbrake niya. Wala, hindi tatakbo. Kahit ilagay mo pa sa 2 o kaya 1, ay sa L. Ayan, o. Ayaw tumakbo talaga. So, ayan guys. So, ang problema to kasi malalaman mo kung wala siyang parang hinahatak. Ayan o. Kahit ganunin mo, wala na. So, ang kalamitan dito, natatanggal yung kable dito sa shift lever. Or sabihin natin na ba napatid yung kable, yan yung mga cause nito. So, pero ang kalimitan kong nakikita rito, yung natatanggal yung mismong hook. May butas yon na mayroong rubber sa gitna. Yun yung nagpapasikip doon sa pin na pinagpasukan nung kable dito sa may lever. Yun ang kalimitan kong nakikita ang nasisira. So ngayon guys, hindi pa sira yung yung kable, pwede pa. So, ang may video ako na ginawa noon na nilagyan ko ng ng plastic yung bushing, pagka-bushing niya. So, may paraan doon para hindi maalis. So, guys, panoorin niyo yung video ko na yon para maklaman niyo kung paano lalagyan ng plastic para sumikip ulit siya, magkaroon siya ng bushing. Kasi walang mabibili na separate yung bushing na yon. So, ang pagtanggal nito, guys, ito. Ito, pakita ko sa inyo. Itong nandito. Ito, bababa ito. Tapos, mayroon siyang screw dito sa likod. So, tanggalin mo lang na ganito, ibaba mo.
Ayan, ayan, oh. Lalabas yung puti. So ngayon, gagawin mo dyan. Dalhin mo ganyan. Ayan siya. Kaya nakikita mo yun ito, yung dalawa na yan. Ito. Yan yung screw niya. So kukuha ka ng ano, kuhan at tatanggalin mo. Ayan. Yung dalawa na bolt nito. Phillips screw. Ayan. So kuha tayo ng ano at tanggalin natin. Ayan. So pag natanggal mo tong dalawa na to na screw, ayan, ito yung ano niya, screw niya. Maliit lang yung screw niya. Yan ang pagkalak niya. So dahan-dahan lang kasi baka makasira kung tatanggalin niyo. Papalit kayo ng ano, lever. So ayan. So guys, ito yung ano problema nito. Tingnan yung maigi. Ito pagkikita ko sa iyo. Ayan. Ayan oh. Oh. Ito yung ano, ito yung kable. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung kable. Natanggal doon sa mismong pin. Ayan oh. Dito natanggal 'yan. Ayan. So, ayan oh, dito natanggal dito 'yan. Nasira kasi yung bushing niya, yung rubber. Ayan o, natanggal o. Tingnan nyo, gagalawin ko tong lever. Ayan. Ayan siya o. Tanggal siya dyan. Ayan. So, nakikita nyo yung ano, yung... Ayan, mayroon siyang rubber bushing doon. Ayan, naiwan o. Ayan. So, nasira na yon. So, ang nangyayari dyan... ito lalagyan natin ng plastic yan, yan. Mayroon akong video doon na nilagyan ko lang ng plastic yan para sumikip. Yun ang paraan para maidugtong ulit ito. Yan. Para maidugtong ito ulit diyan. Yan, may pasok yan diyan. Kasi ayan oh, ito. Papasok diyan yan. Ayan, maluwag siya guys, so oh, ayan. So, pwede mong ano, for the meantime kung nasa ano ka, nasa daan ka, pwede mong talian ng alambre, maghanap ka ng kawat, alambre, itali mo diyan. Ayano, oh, kasi may ulo naman 'yan dito 'yan eh. Tali mo lang 'yan para hindi makalabas. So, 'yan. Pag ito ngayon, pag ano, sasama na 'yan yung kable. Ayan, sumama na siya. Kasi binalik ko siya. Pero yan, pag ganyan, binalik mo lang na ganyan, matatanggal yan siya. Ayan, kita mo guys yan. Ayan. So, yan ang karamihan dito, nagpapa-workshop. So, magkanong sisingilin yan? Magkanong bayad dito sa area? Sabihin mo na lang, mababa ang 500. Kasi nandito sa workshop. 500, sa atin yan, mga... equivalent po yun yung 500 na real. So, nasa 6,000 sa ismil. So, biruin mo yung gagastusin mo. Ayan. Kasi yung kable guys, hindi naman nasisira kaagad. So, pwede nating talian yan. Itali mo lang. Yan. Itali mo yan, pwede. Kaya lang medyo maikli siya. Kaya kung gusto mong sumikip, gawin mo, panoorin mo yung isang video ko na nilagyan ko ng plastic ng langis. Ayan, mapapanood mo yun. So, ayan o. Mayroong paraan para hindi matanggal naman yung ilagay mong plastic. Lalagyan mo siya ng ano, lock. Magkakaroon ng lock yun. So, ayan o. Yung rubber niya, nandun na, sira na. Ito. Ayan o, napudpud na. Tanda. Ayan, ito. Wala na yan yung rubber niya. O. Hindi ka naman makakabili ng rubber lang para ilagay mo doon, wala. So, ang maganda dyan, alisin mo na lahat yung mga rubber niya,
Then lagyan mo ng plastic yung galon ng ano, langis ng makina, ganon. Ayun, yung pinagganuan. So very simple lang guys. Ito lang yung problema niya. Ito kaya hindi siya kahit anong gawin niya hindi tatakbo talaga. Natapat yung pagtatanggal niya sa ano, neutral. Natapat. Kaya umandar yung sasakyan. Oh. Ayan. Pag natapat kasi ito sa neutral o kaya sa park, aandar yung sasakyan. Kaya lang, hindi tatakbo pag nakaalis. Ayan o. Ayan, nakita niyo yan guys. Ayan o. So, ayan o. Naalis siya. Hindi niya makatak. Pero pag nakatapat sa R o kaya sa D, hindi niya ma-start. So, ito na i-start. Kaya lang hindi tatakbo. Kahit anong gawin niya, kahit anong shift niya dito sa labor na yan, oh, wala akong tatakbo. So, yun lang guys, ang ano, tip ko sa inyo, kailangan ano muna, chikapin nyo yung kable nyo, baka hindi lang nakalagay, ayan, nasira lang siya, so, hindi siya nakakabit, ganyan lang nangyayari. So, yun. Okay,